Ito ang latest update sa kaso ng controversial Bambantarlac Mayor Alice Guo na di umano'y nasasangkot sa mga ilegal na aktibidad sa ating bansa. Matapos ang ilang buwang paghahanap ng mga otoridad kay Mayor Alice Guo, natagpuan na rin sa wakas ang pugad ng dating mayora kung saan ito nagtatago at ng kanyang kinaroroonan. Ito ay ayon sa panibagong revelasyon ng kilalang vlogger na si Attorney Tutu Causing. Ayon sa kanyang impormasyon, si Mayor Alice Guo raw ay nasa Alaminos, Pangasinan. Ginamit raw nito ang pangalan ng dating Vice Mayor ng Alaminos, Pangasinan habang ito'y nagtatago. Ang Alaminos, Pangasinan ay katabi lamang ng Sual, Pangasinan kung saan nandoon ang di umano'y napapabalitang boyfriend ni Mayor Alice Guo na si Mayor Dong Calugay. Dagdag pa ni Attorney Tutu Causing, nagtatago raw si Mayor Alice Guo sapagkat ay pwede raw itong hulihin kaagad dahil sa mga matitibay na ebidensyang nakalap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pati na ang National Bureau of Investigation at ng COMELEC. Ayon pa sa panibagong impormasyon ni Attorney Tutu Causing, lumipat na raw si Mayor Alice Guo sa Curon, Palawan at maaari na raw itong nasa Botswana na. Sa ibinahaging video ni Attorney Tutu Causing, makikita umanong lumabas si Mayor Alice Guo mula sa isang puting sasakyan na Ford Ranger, nakasuot ng asul na t-shirt, at tila ba ito ay pumayat. Ayon pa kay Attorney Tutu Causing, ang lalaki raw na driver na kasama ng alkalde na nakasuot ng puting t-shirt ay si Willie Ong. Ngunit binanggit niya na hindi umano siya sigurado na si Willie Ong talaga ito. Samantala, sa isa pang video na ibinahagi ni Attorney Tutu Causing, ang warehouse naman na ito ay kuha noong June 28, 2024 na bandang alas 11 ng umaga. Ito raw ay kuha sa Marilao, Bulacan. Makikita naman ang nasabing warehouse na may dumating na puting sasakyan na Ford Ranger. At ang lumabas umano sa nasabing sasakyan ay si Mayor Alice Guo kasama ang di umano'y si Willie Ong. Si Willie Ong ang itinuturing may ari ng warehouse na ito sa Mexico, Pampanga, kung saan nahulihan ang illegal na droga na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Narito ang buong pahayag ni Attorney Tutu Causing. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, may latest ako na nakuha na balita kung saan si Alice Gao. Noong isang araw, nabalitaan ko at mula sa A1 Information na si Alice Gao ay nasa Alaminos, Pangasinan, Alaminos City, at doon siya sa lupak na kabili ng lupa. At ginamit niya ang pangalan ng anak ng dating Vice Mayor doon at nagtatago siya. At yun katabi lang pala yun na Sual, Pangasinan, na kung saan andoon yung mayor, nandoon yung kanyang sinasabing boyfriend na si Mayor Dong Calugay. So, yan po ang narinig natin sa ating iwan na info. At siyempre, importante po sa kay Alice Go na magtago siya. Ang pinaka-problema niya kasi kung bakit gusto niya magtago ay pwede na siya pong hulihin kagad. Yan ang pinaka-problema niya. Bakit siya pwede hulihin kagad? Kasi sa ngayon, mataas na po ang uri ng ebidensya na siya ay hindi Pilipino. Siyempre, ang pinakamalakas na ebidensya ay yung tinatag na thumb mark. Ang thumb mark niya na namatagpuan sa passport na Alice Go Huaping ay pareha sa passport sa kanyang mga fingerprint na nakalagay sa kanyang passport na sa kanyang mga certificate of candidacy ng Alice Guo. So kung magkapareho ang fingerprint, science na po yan ng dactyloscopy na walang kahit magkakambal ay hindi pwede magkapareho ang kanilang fingerprint. At kung magkapareho, ibig sabihin the same person yan. So si Alice Guo na ayon sa aking pinakahuling A1 info, no? Nung ibig sabihin, lumalagi din siya doon sa Alaminos, siyempre nabisto ko na, ay lumipat na rin siya sa Coron, Palawan. So ibig sabihin, pag sa Coron, maaring doon lang siya sa Buswanga. At paligo-ligo lang sa resort, so maramang, yan ang kanyang ginagawa. So anyway, ang isa pa dito ay
Ito, mayroon ako ipakita sa inyo na video na kung saan makikita nyo na si Alice Go ay bumaba na sasakyan. Ito po si Alice Go ito na sumasakay sa Ford Ranger. So, ayan, ipiplay natin. Ayan, si Alice Go, makita nyo dyan. Ayan, magbubukas. Oh, si Alice Go, yan o si Alice Go. Ayan. Eh, pumayat ba siya? O yan, Ford Ranger yan. O, ang lalaking yan na nagmamaneho ay si Willie Ong. Ang hindi ko lang maklaro kung si Willie Ong ba talaga yan. O driver. Okay. O yan. So yan po si Alice Go. Bumalik pa siya sa sasakyan. Ah, di, hindi siya sasakyan bumalik. Pumasok siya sa kan. Ipakita ko sa inyo ang mas malaking frame na video at makita nyo na pumasok siya sa warehouse. Oh, itong warehouse naman ito ay kuha ito noong June 28, alas 9:11 ng umaga. At June 20, 2024, ito ay kinuha doon sa Marilao, Bulacan. No, ito po yon, warehouse sa Marilao, Bulacan. Una, makikita nyo meron nakaparada na kotse. Tapos darating dyan yung puti na Ford Ranger. At ang darating na puti na Ford Ranger, ang lalabas dyan ay si Alice Go sa kanan. May lalabas na driver sa kaliwa. Pero ang pakiwari ko, tingin ko parang ito si Willie Ong, yung may-ari ng Empire 999. So yan. Kita mo, ang lalaki ng mga building ni Alice Go kung saan siya, ano? Ibig sabihin, saan ba kumukuha ng pera itong tao ito? Ayan. O, tingnan niyo, ha? May medyo matagal ang ano. Pero sinubukan ko na kunin ang plate number. Wala pang plate number. Bago pa lang Ford Ranger. Ayan si Alice Go. Tapos pumunta sa kanya mula sa kabila yung driver. At yung driver, pakiwari ko parang si Willie Ong ito. Tandaan nyo ba si Willie Ong, yung tinuturo na may-ari ng warehouse na sa Pampanga na nakunan ng droga? Yan yun. Kita ko kung sumari ako. So, klaro. So, ngayon, ang problema natin ngayon ito ay hanggang ngayon ay wala pa rin nahuli ang ating kapulisan at ang NBI. So, pinipilitas lang ngayon ni Risa Ontiveros. At bakit hindi nila mahuli-huli? Yan ang tanong dyan. Okay? So yan ang mga binigay sa akin ng aking mga bubuwit, no? So, siyempre hindi ko babanggitin kung si kanino ko nakuha yan. Ito po, na lumalabas po mga ebidensya na nakuha ko. Lumalabas po na ang sa likod ng lahat na ito ng pugo ay droga. Bakit ko nasabi na droga? Ibig sabihin, yung pugo po ay pinapalabas lamang. Kunti lamang kikitain lang sa pugo eh. Bakit? Ano bang kinikita ng pugo? Sa tingin mo ba, kita nila yung sapat para mabuhay sila na marami, ganun, bilyon-bilyon ang kinikita. O ito, may isa kong naisip, sabihin nila na yung dito lang daw, parang kasino, na dito sa Pilipinas, ang mga tao na gumagawa para sa pugo. Kung nandito sila sa Pilipinas, ang mga taga-taya daw nandun sa China. Pero mayroon rin tayong nakikita sa narinig daw, mayroon tumatay sa Pilipinas din. Pero ang liit yan, kikitain yan. Maniwala ka ba? Maraming million-billion ang kikitain yan? At kayang-kayang lang magbayad ng isang buwan, 100 plus million sa pagkor? Mayroon din silang diskarte na scam-scam. Kaya marami silang cellphone. Tapos sa mga scam-scam nila, may tatawag sa kung sino-sino, pagkatapos kukunin yung mga pera sa kanilang kanikanyang mga bangko, sa mga biktima nila. Kung natandaan mo, nung araw, yan din ang diskarte ni Jack Lam. Nung panahon ni, yung panahon na papasok si Duterte. At kung natandaan ninyo, nahuli 1,000 ang hinuli ng immigration dyan, ng mga Chinese. At kung matandaan ninyo, nagbigay pa ng 50 million bilang suhol si Colonel Wally Sombrero na inamin naman niya. At kung natandaan ninyo, yung dalawang commissioner ng customs na tumanggap. At yung tinanggap nila, kinasuhan sila ng plunder.
Sentensyado na sila ngayon. Pero nakakatawa yung depensa nila pagdating doon sa kaso. Kasi ang depensa nila, hindi daw yung plunder. Sapagkat ang plunder, sa ayon sa batas, kailangan nakakulimbat ka ng 50 million pesos. So ang ginawa nila, para mawala yung tinatawag na plunder, binawasan nila ng 1,000 na isang papel na 1,000 ang pera. At ang nagbawas mismo, yun mismo yung mga operatiba. So kaya ang sinampa nila, hindi na plunder kasi kulang 1,000 para maging 50 million. Pasalamat naman tayo, yung Sandigan Bayan, sabi niya, panlusot na lang yan. Talagang 50 million yan. Kaya nasintensyado sila sa plunder. So ngayon, yan ang panimula. No? Pero makikita mo, ang takbo ng kasaysayan bago naging pugo sa ngayon magiging internet gaming license. Sabi ni Bongbong Bungit, ay bawal lang pugo. Pero ano yung papalit? Internet gaming license? I don't think he can afford to close down those shops. Kasi bakit? Kasi ang ginagawa ng Pogo, hindi po lang basta nagbibigay ng kita sa gobyerno para magiging buwis. Kundi, nagbibigay pa sa mga pitaka ng mga opisyal natin. So, ganun po yung hindi ako maniniwala na mawawala yung Pogo na yan, kundi palitan lang ng pangalan. So, ngayon, mas lalo akong naniniwala na ang sa likod ng Pogo niyan ay hindi lang Pogo, kundi ginagamit lamang yan na parang usok na hindi mo makikita kung ano ang totoong kwento sa likod ng usok. So ano ang totoong kwento sa likod ng usok? Ang totoong kwento po ay droga po ang lahat na yan. Natandaan niyo ba na nabisto yung 990 kilograms na shabu na nakatambak doon sa WPD lending? Na itinuro ito kay Rodolfo Mayo? Natandaan nyo ba yan? Natandaan nyo ba na yung CID chip no, na nag-imbestiga ko no, si Karamat? At napansin ninyo maraming mga diskarte na dapat kasuhan ay hindi sinama sa kaso. Natandaan nyo ba yon? At marami, natandaan nyo ba na pakarami bago dumating dyan sa Central Luzon, lalo sa Pampanga, ay maraming nakikita mga tag 60 kilos. At natandaan nyo ba nung kamakailan lamang mayroong 3 billion na nakuha sa warehouse ni Willie Ong ng Empire 999 na korporasyon. So ngayon, kung matandaan niyo yan, series yan. Ang dami ng nahuli. Sa panahon lamang ni Marcos lumabas yung mga malalaking mga droga. Sa panahon ni Duterte, may lumabas minsan ay kay Jewel Pagdilaw. Tinanggal pa si Jewel Pagdilaw. Sinuspetsahan na siya ay narkokap. Narco General. Si Joel Pagdilaw ay kapatid ni General Sammy Pagdilaw. Kawawa naman, sa totoo lang, inakwit din siya ng korte. Pero tapos na, nasira ng kanyang karangalan. So, natanda ninyo, nakita ninyo, lahat ng mga droga nang galing sa Central Luzon, particular sa Pampanga. So, kung ang pugo dyan sa Pampanga ay itinayo, hindi para gumawa ng pugo. Mukhang naiibang pugo ito kumpara sa pugo din sa ibang lugar. Pugo din sa Pasay, may pugo dyan. Sa katabi mismo kung saan nadimulis ang mga tao. 200 meters lang ang pagitan. Dalawang lote ang pagitan. At andun na ang malaking building dyan sa William Street, FB Harrison Street. Malapit sa 2297 kung saan ang mga mahihirap na kababayan natin ay ginaba ang kanilang mga bahay. Tandaan nyo ba yan? Natandaan nyo ba na marami pa sa Bagyo na kinuha at doon din galing mga Chinese characters ang nakalagay? Ngayon, meron akong hindi pa na vulgar at ngayon ibubulgar ko. Na nakausap ko ang ilan sa mga security guard doon sa Bambantuko. At sinabi sa akin na ilang beses na may dumarating na mga 40-footer na mga van ng truck na nagbaba ng mga karga na kung titingnan mo ay may mga karakter ng Chinese. Ang suspecha nila, yun daw yun, parang yun daw yun nakita nila sa mga nahuli. So droga, ibinabao doon sa tunnel sa ibaba. Doon nila tinatago.
So magtataka ka makapagbigay sila mga billion-billion. Ibig sabihin, saan ang galing? Kaya ba ng kikitain ng pugo yan? Ang style ng pugo, lukuhan? Hindi ako maniwala. May kinikita rin. Kinikita ng propunte. Kaya nangyari, talagang ang totoong negosyo nila ni Alice Go at saka sa Purak, kasi pinoprotektahan ni Lito Lapid, ni Bong Pineda, ni Dennis Delta Pineda na, na gobernador ng Pampanga at ni Lilia Pineda na kanyang nanay na vice-gobernador ng Pampanga ay actually droga. Hindi ko lang alam kung alam ni Bong Pineda yan. Basta kaisa lang sigurado ako na totoo. Hindi makapasok ang pugo sa Pampanga kapag ayaw ni Bong Pineda. The fact na nakapasok, ibig sabihin, mayroong bendisyon yan galing kay Bong Pineda. So ngayon, ano pag isang katibayan ko? Una, sariwain muna natin ang ano. Ipakita ko sa inyo yung balita ng GMA. Sa balitang ito, makikita muna yung warehouse sa Pampanga ay nakakitaan ng 3 bilyong droga. Basahin natin sabay-sabay itong istorya na yan. Ito ay nangyari noong May 22 lamang, 2024. Katatapos lamang ng raid ng PAOK sa Bamban. Sa Bamban na Pugo ni Alice Go. Pampanga warehouse with 3 billion shabu owned by Chinese, not Pinoy, sa house panel. Iyan ang sinasabi ng balita nito. Pero at least 3 billion na shabu ay owned na ng Chinese citizens. Ay ayon ito sa investigasyon ng House of Representatives na inilabas ng May 22. So lumalabas sa kanilang investigasyon na ang warehouse ay pag-aari ni Willie Ong na siyang presidente o stockholder ng majority ng Empire 999 na corporation. Sabi niya, they own 55% of Empire 99 Realty Corporation, which is in direct violation of the constitutional limitation of the 60-40 rule. Kaya, kasi natagpuan sa hearing ng Kongreso o House of Representatives na si Willie Ong ay hindi totoong Pilipino, kagaya rin kay Alice Go, nagpa-late register din. Ang siste, doon sa Marilao na opisina ng local civil registrar ay hindi nakarehistro ang pangalan ni Willie Ong bilang Pilipino. Kundi, ang nagbigay pa ng certification doon pa sa PSA, Philippine Statistics Authority, na siya Pilipino. Kaya dahilan at nakakuha siya ng passport at dahilan para bumili siya ng mga lupa sa Pilipinas. At isa ito sa binili niya. So the SEC, Securities and Exchange Commission, must now cancel the registration and dissolve the corporation. They are not Filipinos. Their passport must be immediately canceled, sabi ni Robert H. Barbers. So the House panel also said Ong's birth was registered late, similar to the case of embattled Bamban Tarlac Mayor Alice Go. The PSA or Philippine Statistics Authority confirmed his existence not by a certificate of live birth, but by a mere certification allegedly issued by a local service civil registrar in Mikawayan. Mikawayan pala, hindi sa Marilao. Mikawayan, Bulacan. Dated August 31, 2001. The certification states that one Willie Ong was born there on May 29, 1977. So halos kasing edad ni Alice Go. So said Barbers, according to PSA representatives, the birth certificate of Willie Ong loaded in our system is based on the endorsement letter that we received from the former LCR, which was dated August 13, 2003. Ong did not appear before the legislative inquiry as he is believed to have fled the country in October 2023 by using a Chinese passport and fake identity. Kai Kiming, yan ang patungang pangalan ni Willie Ong. Kai Kiming, born on July 24, 1977, departed for Hong Kong on October 10, 2023, the day after we started this investigation, sabi niya ni Barbers. Okay? Pero, ito naman ngayon, at ang sinasabi niya ay mukhang hindi angkop sa tinatawag na ebidensya na nakuha natin. Okay? Yung ebidensya na nakuha natin ay kinuha ito nitong May 2024 na nagpakita ng mukha ni Willie Ong. So ipapalabas natin ngayon. So ito po ang aking basehan para magsabi na ang negosyong pugo ay hindi pugo kundi droga.
Ito. Tingnan ninyo. Yan po, kung makikita ninyo, yan po ay makikita ninyo na pumapasok ang Ford Ranger, nandiyan si Alice ko, at lumalabas na ang driver ay si Willie. Yan, tingnan ninyo. Yan. May darating yung yan na ngayon ang tinatawag na yan ang tinatawag na Ford Ranger. Tingnan niyo kung sino lalabas. Yan, tingnan nyo. Yang warehouse na yan ay sa Marilao, Bulacan yan. Napakalaking warehouse. O yan, nabukas ang pintuan. O yan, si Aris ko, lumabas. Ayan, si Willie Ong ang mukha niya, no? So, magkasama sila. So, yan ang aking una best na ebidensya. Okay. So, ladies and gentlemen, yan po ang aking ebidensya na para magsasabi na talaga yung totoong negosyo sa Pugo ay droga. Okay? Napakaklaro. Tapos, nadagdagan pa niya na nakakwentuhan ko ng gwardiya sa Bamban ay nakita nila na may mga parating lagi. So, ibig sabihin, dyan muna pinupundo yung mga droga na galing China. At nabasa ko rin ang China Insider na napanood ko yung China Insider Chinese din siya na nagbablog. At pinakita niya yung ebidensya na si Alice Gu ay anak ng isang taga Fujian province. At ang Fujian province ay kilala bilang sa triad. Pag sinabi mo triad, yun po sila yung tinatawag na drug syndicate. So, in other words, ang mga ito ay droga talaga pinapatakbo. Kunwari lang yung tinatawag na pogo-pogo. So, ibig sabihin, droga rin yun ang nakikita sa Purak, Pampanga na pogo na inaalagaan na pinoproteksyonan ni Jing Capil sa kanilito napin. Ha? Pinoproteksyonan din ni, siyempre ni Governor Delta Pineda. At saka nanay niya na si Lilia Pineda. Bakit ko nasabi? Kasi yung control dyan, yung majority owner ng Whirlwind Corporation at Lucky South din ay si Cassandra Leong. Si Cassandra Leong ay girlfriend ng kapatid ni Alice ko. So, iyan po ang nakikita niyong dahilan kung bakit. Iyan po mga ebidensya kung bakit masasabi niyo talagang ang involved dito ay ang pogo ay droga. Okay?